Welcome to the world of farmers. Good day mga ka-farmer. So ang pag-uusapan nga pala natin ngayon ay itong hawak mo. So ang tawag dito ay light trauma. So tara! Farmer, ang hawak kong ito ngayon ay yung hen na Brahma, no? Light Brahma standard, no? So yun, itong ating Brahma nga pala is ang kanilang characteristic is peacock, no? So ganito yung peacock, no? Pag malapitan, yan, ganyan yung peacock, no? So then sila ay merong balahibo sa paa, and then yung vulture hocks nila. So ito yun. Yan. Yung patusok na nakikita nyo sa hita. Yan yung vulture hocks. So marami tayong pag-usapan ngayon sa Brahma, no. So gaya ng characteristic ng isang Brahma, no. So yun yung mga linyada natin na nakikita natin o na kumbaga nakita natin sa mga online, no, na meron tayong tinatawag na UK line, Turkey line o European line, no, at yung US line. So tara at pag-usapan natin 'yan. The Brahma is a heavy breed that was traditionally raised for meat production. They lay brown shelled eggs and have yellow skin. But do you know this breed holds the record for the second largest standard weights with mature birds as large as 18 pounds or 8.16 kilograms? In APA standard or American Poultry Association, the cock is 12 pounds or 5.44 kilograms. In hen, 9.5 pounds or 4.3 kilograms. Only the light, buff, and dark color are the accepted in APA or American Poultry Association. Overall, Brahmas are a large, heavy-boned breed with a peacock and very small wattles, with the females displaying a dewlap between the wattles. The heads of Brahmas are large and very broad with characteristic beetle brows. The body is moderately long, wide, and very deep. The back is level with a moderate sweep up to the tail, with the shanks and outer and middle toes being feathered. This breed is most remarkable in that it was produced in India from a cross of Malay and Cochin and was almost immediately brought to America. Furthermore, the breed was developed and perfect in America and England, while neglected in India and given little attention in adjoining parts of China. It takes its name from the river Brahmaputra, a small stream in Assam, on the banks of which it is said to have originated. As a matter of fact, it was first called Brahmaputra, but later shortened to Brahma. In its history, the Brahma has also been called Cochin China, Grey Shanghai, and Grey Chittagong. And do you know, the light Brahma became the favorite in its class, a distinction which it has always retained. Brahmas in America have been bred with moderate foot feathering, which often in poorly bred strains is allowed to become very scanty, while in England they have been bred with much heavier plumage. In early times in America, efforts had been made to popularize modifications of the Brahma type in the form of scantily feathered and bare-legged strains, as well as undersized early-laying utility strains. Such efforts met with little encouragement because large fowls Brahmas are, to most people, more attractive
when at least moderately heavily feathered on the shanks and feet, and people who wanted smooth-legged fowls and early maturing fowls had a wide choice of other breeds. The Brahma is very cold-hardy and less susceptible to cold and exposure, surpassing the Cochin in this respect because of its peacock. It is also because of its shorter plumage, a little less affected by heat than the Cochin, though the differences in this respect are not great. In regard to temperament and broodiness, the Brahmas are as calm as the Cochin, but not quite as prone to broodiness. It is not as prone to obesity as the Plymouth Rock and Wild Duck. And when managed for production, Brahmas are persistent layers and are often either non-sitters or do not go broody until early summer. My fellow farmer, the light recognized in 1874. The light Brahma as a variety lays a large brown egg of a uniform medium brown color. In the early days, these qualities set them apart from the dark Brahma and also from the Cochins. The light Brahma color pattern was and is one of the most attractive color patterns. This gave it a popularity as a market fowl, and this led growers to breed Brahmas to the larger and larger body weights. However, the light Brahma as we know it today is very different from the original light Brahma. The first light Brahmas had white undercolor and less black striping in the saddle area of the male. The wings also had less black in them than they do today. Today, the light Brahma has black striping in the hackle with some black striping in the saddle of the male. The tail is black with the coverts being laced with white. The remainder of the bird's feathers is white with a gray undercolor. The flight feathers of the wings also have more black, with only the leading edge of the feathers being white. However, over time, the light Brahma began to suffer in its popularity. This decrease in popularity began when a cock was placed first at a show in New York that had poor type but had excellent color. The publicity given to this bird without criticism of his shape led judges and breeders to give that type the preference over the correct type. The result was that in a few years, it became the most common body shape and conformation. Unfortunately, this type was a clumsy, cold-boned horse meat type. The light Brahma's numbers plummeted so low that by 1910, they were seldom seen at the shows where they were once numerous. At the time, it was doubtful that they or any of the Asiatic breeds could be revived. The Brahma was rejected by market poultrymen who began to substitute extra-large Plymouth Rocks and Wyandottes. However, this did not meet requirements because the number of big Plymouth Rocks and Wyandottes were too few. Then gradually, the old type of light Brahma came back, but the color was made more difficult to breed through the influence of breeders of the new Colombian Wyandottes and Plymouth Rocks. Not only was the color pattern made more difficult to achieve, but by increasing the black pigment to get intensity of the color desired in the wing flight feathers, the breeders brought so much black into the white sections that the peculiar beauty of the Colombian pattern was lost in all but a small proportion of the best bred specimens. This led to the demise of the breed as grown for commercial production of meat. However, today it is a very popular show bird with many birds displaying excellent markings. And lately, the silver penciled or dark Brahma recognized in 1874 and the buff Brahma recognized in the year of 1924. So ito mga ka-farmer, no, titimbangin natin siya ngayon. No? So subukan natin kung ano ba yung pakaraniwan timbang ng Brahma, no? So sa karaniwan. So tara at timbangin natin. So ito ilalagay natin sa timbangan, so para makita natin kung anong timbang ba ng ating Brahma. So yan no mga ka-farmer yung ating Brahma. No? So meron siyang parang kulang 4 kilos, no? Parang 3.9. So yun, don't expect din na mabigat siya dahil ginagamit natin siya as a breeder. No? So yun, mas maganda isang taon bago natin gamitin yung ating mga breeder.
yung ating mga future breeder, no? So para mas makamit nila yung full potential ng kanilang paglaki. So nung dati nagtimba ako ng Brahma, hindi ko siya ginagamit talaga nung kumbaga parang nakaisang taon mahigit, is umabot siya ng 4.5 kilos, no? Then meron din tayong umabot na 5 kilos. Yun nga. Yun, nahulog, no? So medyo malikot din yung ating Brahma, no? So ang hirap ng ganito din yung timbangan, no? So mas maganda yung digital para hindi mahirap, no, timbangin sila. Then yun, nabalik tayo sa topic, no? So yun nga, ang Brahma is yun, gumaabot sila ng based sa APA, no, 5.5 kilos, no? So mostly yun nga, sa based on experience natin is maswerte na yung maka 4 kilos kamahigit, no? So pangkaraniwan yung na-experience ko is yun, kapag naka free range sila is nasa 3.8 kilos yun. So nakaranas din naman tayo ng 5 kilos, yun nga lang is yung hindi siya ano, tawag doon, hindi siya parang ganado, no, kumbaga. So hindi ko lang alam, no. So yung kasing yung characteristic kasi ng Brahma is based nga no sa APA is 5.5, no. So yun, sa European standard is around 5 kilos, so ibig sabihin ito yung full potential ng growth rate nila. So yun, kaya yung ating mga Brahma is maging masaya tayo, no, kapag tayo is naka 4 kilogram sila mahigit, no. So yun naman yung ating goal, no, sa mga manok natin, no, na mas magandang karnihin sila. And then yung mga ka-farmer, no, so yung right angle ng isang Brahma is makapansin nyo is dapat siya is V-shape, no, yung body structure niya. So mas maganda yun ang ating pinipiling future breeder o gagawin nating ganador, no. So para yun din yung mamana ng ating mga sisiw. So yun yung tamang pagpili. So then yun nga, maulit ko sa tandang, no. So ang mga Brahma ay PCOM. So ganyan. So mas maliit na PCOM is mas better, mas quality, no. Then yun nga, based sa atin na mga hinahanap ng mga Pinoy is yung European standard, no. So mas gusto nila yung mas mababalihibo yung paa, then yung vulture hacks, no. Sa ano kasi sa APA, no, based sa APA, fault sa kanila tong ganito, no. So pag sinabi nga palang European standard, so ito yung Turkey line at saka yung UK line. So yung kanilang sinusunod is merong mabalihibong paa at saka yung lalo na yung vulture hacks. So mas gusto nila yung mga makakapalang balihibo kasi pusho yung kanilang mga birds, no, yung mga gaya ng manok na ganito. So mas maganda kasi pagka mas makakapal yung balihibo nila. So yun yung kagandahan ng ganitong Brahma chicken, no. So yan, ito yung ating Brahma o light Brahma chicken. By the way, so ating Brahma nga pala is 1.5 years na. So yun, mapapansin nyo, kaya mahaba na yung kanyang tahi. So yung full potential growth niya is up to 2 years, no. So yun, sana makamit pa niya yung goal natin, no. So at least maka 4 kilos may hit tayo. So alanganin pa siya sa 4 kilos, eh. So yun yung ating breeder ngayon. So dati, naabot natin. So yun nga lang, hindi palagi na meron tayong ganun, no. So maganda mag-selection palagi tayo para always makakuha tayo ng magandang quality na Brahma natin. So yung mga ka-farmer, ang isang Brahma is a domestic chicken, no. So yun, ang purpose nila is a dual purpose breed, no. So ang maganda sa kanila is yun, magaganda yung pangkarni sila dahil mabibigat sila, no. So unlike sa ibang breed na nakikilos lang ng mga 2 kilos or 1 kilos mahigit. And then yun nga, maganda rin silang pet, no, dahil sa kagandahan ng kanilang balibo, no. And yung purpose nila is marami, no, good for tourist attraction. Ayun, meron ka na, kumbaga, may pangkarni ka na, may itlog ka na, may pet ka pa. So pwede ka pang kumita for good, kumbaga, sa tourist attraction, no, sa ating farm, no, lalo na kung meron kang mga parang vacation type na business o type of business mo, no, kagaya ng mga yung cabin, no, o yung mga resort, no. So yung ganyan, no. So yung nakaka-relax silang tingnan, no. Dito sa farm namin is ang mga Brahma is kinikip namin yung mga egg nila. So
diretso lang sila sa incubator, no? So ini-incubate natin. So yung iba kapag di natin maiwasan, naglilimlim na sila. So hinahayaan lang natin, no? So para makatipid-tipid na hindi tayo sa kuryente, no? And then yun nga ang ating dito sa farm natin is yung ginagawa natin egg production is yung ating Astrolorp, no? Yung English class Astrolorp natin. At dahil nga mostly yung ating kinakarne dito is yung ating Jersey Giant at saka yung ating Brahma na good for meat natin, no? So medyo matagal nga lang sila makamit yung kanilang meat size, no? So pero pagka marami ka na nitong mga breed na to is madali na magkarne, no? And then kahit pa yung mga Astrolorp natin, no? So maganda rin sila ikarne, no? So as a dual purpose breed naman sila, no? So yun nga lang, ginagamit natin yung ating Brahma chicken at saka yung iba nating breed na giant na kagaya ng Jersey Giant is for tourist attraction. Then yun, ang mga pabo natin, mas madalas natin karnihin dahil mas malalaki yung karne nila. So yung mga ka-farmer, nabanggit ko din sa dati kong vlog, no? So yung ating characteristic ng Brahma. So maraming nalilang... Sa Turkey line versus UK line. So nabanggit ko sa dating vlog ko kung ano ba yung pagkakaiba nila. So yung difference lang naman is may sinusunod silang ibang pattern o yung tinatawag nila na standard of perfection. So doon malalaman niyo yung pagkakaiba ng UK line at saka ng Turkey line. So wag lang tayo mali dito, no, lalo-lalo na, no, sa APA, no, so American Poultry Association. So magkaiba talaga sila ng standard, no. So mostly kasi pag European na standard, so ito yung mababalahibo ang pa, ano. So yun lang, no. So kasi fault for show yung ano nila, vulture hacks niya, no, sa APA. So yung sa European, no, ito yung Turkey line at saka yung UK line, no. Halos sa same lang sila na sinusunod na standard of perfection. So meron lang silang counting difference lang ng sinusunod nila, no. Kumbaga may sarili silang pattern, no, lalo na ang alam niyo naman ang UK line is ang pasok lang o kumbaga accepted lang sa kanilang for show is ilang kulay lamang din, no. Kung gaya ng sa US line o yung tinatawag nating under ng EPA, so yung tatlong kulay, mga ka-farmer. So hopefully na magawa natin yung ating ina-achieve o yung goal natin para sa ating Brahma, no? And then hope din na makatulong sa inyo ang vlog na ito at gayon din ay marami pa tayong matulungan na lalo-lalo na yung mga baguhan sa pagdating ng Brahma, ng pag-aalaga ng Brahma. At sa mga matatagal ng nag-aalaga ng Brahma is maganda is may bahagi natin yung ating experience at kaunting kumbaga yung mga nalalaman natin tungkol sa mga Brahma at kung paano nyo ito alagaan. So yung mga may share natin sa kanila is malaking tulong na yon kahit pa paano, no. So yung kagaya ng mga ginagawa natin na pang-araw-araw, no. So share natin yan, no. Huwag natin itago yan, no. Baka malay mo marami tayong matulungan dahil dyan sa ginagawa nyo, no, o yung method ng inyong pag-aalaga na gaya ng ginagawa ko dito sa backyard namin. So ayun, no, mga ka-farmer, hanggang sa muli, ito nga pala ang Righteous Backyard. So bago tayo magpaalam nga pala, so ito yung aking pabo na Holland White. So dati kasi before meron akong mga pabo na Holland White. So ayun, na, so hanggang sa muli, ito uli nga pala ang Righteous Backyard.